Kasama ng ating contender from Metro Manila na si Marha Viola. Viola. In red. Viola. Tama pa, Viola? Dance pro. Mara. Viola. Parang uso-uso. Mara daw siya, Mara. Mara. Akala ko, yun ba may wala? Uso-uso. Wala. Mara, Viola. Sasabog hello na kayong dalawa. Kumusta hello po? Magandang tanghali sa inyo. Okay. Magandang tanghali po. Welcome po sa Showtime Online. Maraming salamat po for welcoming me. Yes of course, you're always welcome here. Pero ano pong, buti na dito po kayo, no? Kasi Tuesday na ngayon, Holy Tuesday. Wala ba kayong balak na lumabas with the family? May dance prod kami. Ay, sorry. Okay, sorry. Sasabog na kayo niyan mamaya. Pero kamusta naman po ang inyong Holy Week so far? Solemn naman. Solemn with my family. Babalik uli ako ng province after ng Showtime mamaya. Ayan. Yes. Anong province po ito? Bulacan. I live in San Miguel, Bulacan. Bulacan din po ko. Ako rin po. Magaganda mga Bulacan. Mukhang magsasabay kayo umuwi mamaya. Sabay na po tayo ha. Sabay na po tayong tanlo nila. Mag-golden bee tayo sa Cubao. Ay, mga, oo, pwede. Carpooling. Carpooling ang tawag ko. Pero Miss Mara, saan po kayo sa Metro Manila? Makati. Makati. Toot-toot. Ilan toot-toot. Grabe siya. Ilang taon na po pala kayo, Miss Mara? 37. So young. Mayroon na po ba kayong anak? Family. I got 4 kids. Four kids. Saan po nang galing yun? Parang hindi ko naman matanaw saan ang galing. Hindi ko rin matandaan kung saan ko nila. Ilang taon na po yung pinakamatanda niyo? 37. Yung 16. Grabe siya. 16 years old. Bata pa lang naman. Ah, kasing edad niyo. Yung Bunso po, ilang taon na? 3 years old. Ay, wow. In fairness, ha, sa 3 years. Parang hindi talaga obvious na apat na anak. Tsaka siguro pag pinagtabi-tabi sila lang anak niya, tsaka siya, siguro para lang silang magbabarahan. Magkakapatid mo. Sino po bang husband niyo? Meron po ba? I'm a single parent. Solo parent ako. No? Nice. What a strong woman this is. Strong, independent woman. Mm-hmm. Pero tanong ko lang po, yung pagiging single parent nyo, nag-start po siya dun sa firstborn nyo? We got separated yung first. Yeah. First. Hindi kami nag-work out. Hindi lang kayo nag-work out. Ha, tapos siya nag-aantay sa akin. Paano maging strong, may second diba po ba? May second po ba? Yeah, hindi lang ako swerte. Hindi lang ako swerte. Hindi naman po siguro yun. Hindi naman po. Swerte mo po kayo sa mga anak nyo. Yes, sa mga anak ko, swerte ko. I never regretted anything dun sa mga past experiences ko. It taught me a lot. From of course. Pero may communication pa rin po ba kayo ng mga for the sake of the kids, children, wala talaga. Pero yung mga kids po, merong communication? Wala rin. I'm raising them on my own. Paano po yun? All hindi po them ba nila, ano? Hindi po nila hinahanap yung dad po nila? I don't know. I don't know about them. I tried to communicate before, but medyo, siguro, kusang loob. Talagang kusang loob, yes. Pero yung mga anak nyo po, hindi po ba sila naghahanap? I think I'm more than enough for them. Of course. So much love from the mom. Naman. Yes, mom could very, very thank you so said much, candidate number one. Hindi siya candidate. Q&A po ba ito? Hindi. You may enter the next round. Yes, pero Miss Mara, ano po ang pinagkakabalan niyo po? Ano po trabaho niyo? I'm a full-time singer for my band, Sabor Latino. Yeah. Ano po yung Sabor Latino? Sabor Latino po. Sabor. I sing mainly Latin songs. Wow. Po. So you can speak Latin, or you can sing. I can understand, but I can sing. I can only sing Latin. Diba Latin is a very historic language. So kinakatan niyo po ba yung kong chuba? Bibiduda at conga. Hindi naman Latin. Yes. Spanish. Conga. Actually, Gloria Estefan is a Latina singer. Yes. Spanish naman yun. Spanish ba yun? Yes, Spanish. Spanish is part of Latin. Yes. But I'm sure to learn a certain song or language na ibang bansa, it takes years. Anong actually, I thank Google. Google. Pero gaano na po kayo Google katagal na nagbabanda? I've been singing for 18 years. 18 years na po. Started ako na 19 years old. Wow. Uy, bata since po. Yung Latin songs niyo po, since 18 din po kayo nag-start kumanta? Nope. Lounge lang ako nung lounge act ako before. And then, ngayon, mga 4 years na ako sa Sabor Latino. Oh. I see. Na-curious lang po ako, no? Kasi, di ba, nabanggit nyo na hindi nyo naman talaga inumpisahan maging yung Latin yung kinakanta. Yes. Bakit nyo po napili yung, magla-Latin nyo ako? Kasi ang wide po ng ng music natin. Eh. Ang dami pong varieties of, songs or genre. Bakit po napili nyo yung ganun?
Actually, they chose me. Kasi that time, wala akong trabaho. And then they called me to fill in. And then, tuloy-tuloy na nangyari. Ay, wow. Sumampa na ako sa kanila for 4 years. Ibig sabihin, nabibigyan mo ng justice yung ganong klaseng kanta. If you sing with a Latin band, you should know how to dance. Salsa, mga ganon. Yeah, we do that sa mga events. Ano po bang pangalan ng banda nyo? Matanong ko lang po. Sabor Latino. Sabor Latino. Sabor. Sabor. Yes. Yun po talaga. Saan po kayo nagbabanda? Yeah, we play every Wednesday nights in City Club at Alpha Land in Makati. And then Fridays and Sundays at Cafe Havana. Oh, yeah. I'm a fan. Yes, exactly. Pabalik lang po tayo dun sa kanta niyo pong Latin. Ano po mas mahirap, yung Tagalog na normal nating nakakanta or yung English Latin? Latin. Like Despacito. I sing Despacito. Opo. Wow. Yeah. May proper na ano ba yan? May proper na, magbigkas? May mga special characters ba sila na dapat pag nabasa mo, bibigkasin mo ng maayos? Meron. You should listen to all kinds of singers na Spanish or ano. Bakit po Latin or Spanish? Bakit yun yung napili yung genre? Yun kasi yung yun yung sa banda ko ngayon, yun yung genre ng banda ko ngayon. But before, I used to sing din mga standard songs, jazz, minsan all OPM, mga gigs. Iba. Yeah. Pero pwede po kaming makahingi ng mga words po. Sample words. Lang po. Santo tiempo disfrutamos de este amor. Oh, ano that's a song, Sabor a mi. Ano that's, po ibig sabihin? Yun ang, ano sabi niya, Nico? Medyo hindi ko pa yan, te amo is I love you. Te amo, I love you. Ate Mara, matanong ko lang po, ano po to sa lahat po ng gig niyo, Latin song po yung pina-play niyo po or not mainly. Nagbo-ballroom din kami, ballroom, wow. Latin ballroom kami. Iba so, tumutugtog ng cha-cha, salsa, samba, kizomba, bachata. Ang galing. So, performer po talaga as in sing and yes, dance. Sing and dance, napaka-unique yes. Talaga. Totoo. Pero nasabi niyo po, nagbabanda po kayo. Nag-contest din po ba kayo nung dati? Nakatry, pero usually hindi naman ako nag-champion sa contest. Hanggang second place lang. Pero yung banda niyo po, kumukontest din po ba? Sa hindi, ibang lugar? Hindi. They've been playing for 25 years. Ay, wow. Yung Sabor Latino. They've been here for since 1992. Okay. Si Magellan po ba naging keyboarder niya? Hindi niyo yun. Masyado na matagal yun. Pero Ate, tell us, why did you choose to join Tawag ng Tanghalan? Yan. Good question. Para sa mga kids ko. Kasi I want to make a difference naman. Panghabang buhay yung trabaho ko na kumanta. So, malay mo, ibang fate ang magdala sa akin sa pag-join dito sa Tawag ng Tanghalan. May ibang binigay sa akin si God na path. Baka ito yung way. Might yes, be. Diba? Oh. It's show!